dapat kasi Pico de Loro, sabi ko, agahan natin, sayang kasi yung groom, tsaka ma-enjoy namin yung place. Tapos sabi niya, okay lang yan, mahaba naman yung time. Sabi ko, sayang, minsan lang ako makapag-beach. Tapos daan muna ng Nike, ang daming stop. Tapos CR ako, ang sakit ng tiyan ko. Twice nag-CR, pero nagri-ring yung phone. Sabi ko, hindi naman nagri-ring yung telepono nito, walang kausap lagi. Tapos afternoon, daan daw, sakto. Parang nakaka-feel na ako na sabi ko, bakit? Parang biglang maiiba yung plans. Yung pagdating namin dito, dapat dun kami sana eh, sa Caleruega. Eh, nag-change plan. Tapos yun pala, biglang nandito na si Solar, may event daw. Siyempre, shock ako. Ayun, kaya. Pag-accept namin kanina, medyo kinakabahan rin ako. Tapos, yun nga. Pumasok kami. Tapos, dinala ko siya sa gitna, nandun yung box. Tapos sabi niya, lakad tayo dun sa harap. Tapos may box. Tapos sabi ko, ano to? Sabi niya, buksan mo. Sabi ko, hindi atin yan, huwag mo buksan. Baby, surprise ko yan sa'yo. Tapos bigla may kumakanta na. Sabi ko sa kanya, di ba lagi mo kinakanta yan sa internet sa akin? Surprise, di niya alam. So, binuksan niya isa-isa yung unang box, yung truck. Kasi dun kami unang nagkakilala. Doon niya ako sinagot. Tapos after nung pagbukas ko, yun nga, yung truck. Tapos medrep ako, gamot. Tapos naging FA ako. Tapos yung pangatlo, bagtag. Kasi pumunta na siya ng Saudi. Tapos sumunod, wala na daw akong time. Tapos huli na yung wedding, I mean yung engagement ring. Panglimang box, binuksan niya na doon na yung ring. May kasamang butterfly. Eh, tapos yun, doon na ako lumuhod. Umiyak siya, kaya medyo naiyak rin ako. Parang, honestly, masarap yung feeling kasi dati pa naman gusto ko na din na talaga siya makasama since the day na namit ko naman na siya. Ando na yung feeling talaga na siya na yun. Kaya super nagulat ako tapos bigla nakita ko yung mga friends niya na parang naka-feel na ako na this is it. Kaya yun, nagulat ako. Sinabi niya yes. Yes!